kailan niya ay nakilain. Panginoon, ikaw ang may likha ng langit, dagat at lupa, ng buwan, araw at mga bituin, tanang nilalang sa papawirin. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Ngalan niya ay sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumain yung lahat. At sumai rin. Father Frank, maraming salamat po sa pagsama sa misa. Mga kapatid, upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin po muna natin at pagsisihan ng ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, at patnubayan sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong dakilang pagkamaawain ay nangingibabaw sa aming ginagawang kabutihan at idinadaing na mga kahilingan. Ang kagandahang loob mo sa amin ay gawin mong mag-umapaw upang ang kasalanang ipinangangambang ihingi ng kapatawaran ng budhi naming takot na ikaw ay lapitan ay iyong patawarin ng lubusan. At ang ipinag-aalangan naming hilingin sa pagdarasal ay iyong pagbigyang aming makamtan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Malakias. Mabibigat ang sinabi ninyo tungkol sa akin, sabi ng Panginoon. Ngunit ang tanong ninyo, ano-ano ba ang sinabi namin? Sabi ninyo, walang saysayang maglingkod sa Diyos. Bakit pa natin susundin ang kaniyang mga utos? Bakit pa natin ipakikitang tayo'y nalulungkot sa mga nagawa nating kasalanan, gayong kung sino ang palalo, ay siya pa ang pinagpapala? Hindi lamang iyon. Ang masasama ay nananagana at sinusubok pa nila ang Diyos sa paggawa nila ng kalikuan, ngunit hindi sila naparurusahan. Pagkatapos, nag-usap-usap ang mga taong may takot sa Panginoon. Narinig niya ang kanilang usapan. Kaya ipinatala niya sa isang aklat ang kanilang pangalan. Sila'y magiging akin, sabi ng Panginoon. Sa araw na ako'y kumilos, lubusan silang magiging akin. Kaawaan ko sila. Tulad ng pagkalinga ng isang ama sa anak na naglilingkod sa kanya. Muli ninyong makikita ang pagkakaiba ng mabuti at ng masama.
ng taong naglilingkod sa akin at hindi naglilingkod. Tandaan ninyo, darating ang araw na lilipulin ko ang mga palalo at masasama. Sa araw na iyon, matutupok silang gaya ng dayami at walang matitira sa kanila, sabi ng Panginoon. Ngunit kayo na sumusunod sa akin ay ililigtas ko at pagagalingin ng aking kapangyarihan na lulukob sa inyo, gaya ng sinag ng araw. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Mapalad ang taong hindi naaakit niyong masasama upang sundan niya ang kanilang payo't maling halimbawa. Hindi sumasama sa sinumang taong ang laging adhikay, pagtawanan lamang at hamak-hamakin ang Diyos na dakila, nagagalak siyang laging magsaliksik ng banal na aral, ang utos ng puon siyang binubulay sa gabi at araw. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Ang katulad niya ay isang punong kahoy sa tabing batisan. Sariwa ang dahot, laging namumunga sa kapanahunan. At anumang gawin ay nakatitiyak na magtatagumpay. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Ngunit ibang iba ang masamang tao, ipa ang kawangis. Siya'y natatangay at naipapadpad kung hangi umihip. Sa taong matuwid ay Panginoon ang siyang mag-iingat. Ngunit kailanman ang mga masasama ay mapapahamak. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Magsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ipalagay natin na ang isa sa inyo'y nagpunta sa isang kaibigan isang hating gabi at nagsabi, kaibigan, bigyan mo muna ako ng 3 tinapay. Dumating kasi ang isa kong kaibigang naglalakbay at wala akong maihain sa kanya. At ganito naman ang sagot ng kanyang kaibigan sa loob ng bahay. Huwag mo nga akong gambalain. Nakatrangka na ang pinto at nakahiga na kami ng aking mga anak. Hindi na ako makababangon pa upang bigyan kita ng iyong kailangan. Sinasabi ko sa inyo, hindi man siya bumangon dahil sa kanilang pagkakaibigan, babangon siya upang ibigay ang hinihingi ng kaibigan sa pagpupumilit nito. Kaya sinasabi ko sa inyo, humingi kayo at kayo'y bibigyan. Humanap kayo at kayo'y makasusumpong. Humatok kayo at ang pinto'y bubuksan para sa inyo. Sapagkat tumatanggap ang bawat humihingi, nakasusumpong ang bawat humahanap, at binubuksan ang pinto sa bawat kumakatok. Kayong mga ama,
Bibigyan ba ninyo ng ahas ang inyong anak kung humihingi ng isda? Bibigyan ba ninyo siya ng alakdan kung siya'y humihingi ng itlog? Kung kayo'y masasama at marunong magbigay ng mabubuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong amang nasa langit? Ibibigay niya ang Espiritu Santo sa mga humihingi sa Kanya. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Bago pa tumakas sa aking isip, isishare ko po muna sa inyo sandali yung mga nakaantig sa aking kalooban habang pinapakinggan ang unang pagbasa. Pati na rin yung Salmong Tugunan. Napakaliwanag ng pagkakabasa kanina. Malinaw na malinaw ang mensahe ni Malakias, isang propeta. At napansin ko tayong mga umaasa sa Panginoon, hindi man tuwi na, paminsan-minsan man, ay motivated hindi lamang ng fear o takot, kundi ng pag-asa. Yun ho ang napulot ko doon sa bandang huli ng unang pagbasa. Kasi sabi dito, tandaan ninyo, darating ang araw na lilipulin kayo. Kayong mga palalo at masasama. Abay, nakakatakot yun, ano? Sabi kanina ni Father Hans, may araw tayo. May araw ang masasama at may araw ang mabubuti. Ang gawa mong masama at ang gawa mong mabuti ay parehong nasa saksihan ng Diyos. Inaabot tayo ng Diyos kahit sa ating takot sa pamamagitan ng propeta. Inaabot din niya tayo sa ating pag-asa. Kasi sabi dito, ngunit kayo na sumusunod sa akin ay ililigtas ko at pagagalingin ng aking kapangyarihan na lulukob sa inyo gaya ng sinag ng araw. Bago matapos ang kanyang misa kanina, ako'y naandoon, nagpapakumpisal, napakinggan ko, nagpasalamat sa lahat ng mga lihim na hindi na gusto pang ipaalam ang kanilang pangalan na bumabalikat sa mga gastusin ng ating parokya na umaabot sa mga nangangailangan sa pamamagitan ng pagbibigay. At ang sabi niya, may araw ang gantimpala para sa inyo. So ayun, ano, yun lang naman ang aking na-realize habang nakikinig kanina sa unang pagbasa, minarapat kong i-share sa inyo, ano ho. Huwebes na pala, ano? Magandang hapon po sa inyong lahat. Maluwalhating pag-uwi sa tahanan ng mahal na poong Jesus Nazareno at tahanan din natin. Pag-Huwebes, bisperas ng araw na ating inilalaan para sa kanyang espesyal ng Biyernes. Ano ho? Naalala ko tuloy, nung ako'y nasa Capiz, malapit na akong pumunta dito, pumunta ko sa isang mall. Doon ako dumaan sa likod nung pauwi na. At nung ako ay nakatunga nga pa doon, may narinig akong isang batang iyak ng iyak. At nung nilingon ko ay naglulupagi sa simento sa hagdan, pagulong-gulong doon. At napansin ko, siya pala yung bata na palaging nagbe-bless sa akin sa isang baryo doon, long hair na bata. Napakabait na bata doon sa simbahan. Pero pagdating doon sa mall, ba't kaya iyak to ng iyak? Sabi kong ganun, hindi masaway. Ayun pala ay sabi sa akin ng ina, hindi raw kasi nakuha yung binibingwit na mga stuffed toys. Yung maghuhulog ka ng 5 piso yata yun, tapos mayroong lalawit na ganon,
may mga dinadampot na mga stuffed toys, ay walang nakuha. Naubos na siguro 5 piso, wala pang nakuha. Kaya umuwi sila na hindi rin kasama yung laruan. At hindi rin tumigil sa pamimilit ang bata, bagya ng naisakay, naiangkas sa motor sa pagitan niyang ng tatay niya at saka ng nanay niya. Napaisip tuloy ako, ano mga kapatid, kung ang Diyos ba ay mapagmahal na ama, bakit kailangan pa nating magpursigi sa pananalangin? Bakit kailangan pa nating bumalik day in and day out, week after week, Biyernes kada Biyernes, para manalangin? O sa case ng marami, araw-araw. Bakit kailangan pa nating manalangin in the first place? Maaring hindi naman kailangan ng Diyos. Meron nga ako naalala, kahapon yata yun. O maaring hanggang mamaya babasahin natin doon sa altar. Ang aming panalangin ay hindi makadaragdag sa iyong kadakilaan. Maaring hindi naman kailangan ng Diyos ang ating panalangin. O yung pamimilit natin, gaya ng natutulog ng kapitbahay sa isang talinghaga ngayong hapong ito. Naalala ko tuloy yung kwento doon sa amin, ano? Sa Caykuit, Indang, Cavite. Alas 2 ng madaling araw, kumakatok sa tindahan yung isang tropa doon, kaibigan, sabi, pabili ho. Sumagot naman yung may tindahan, sarado na kami. Ay hindi ho, pabili ho ng gamot. Bangon ang may tindahan. Ano ho ba ikang gamot? Gamot sa bitin. Kulang pala yung iniinom na gin. Kaya bibili pa ng isang boteng gin. Hindi po kaya tayo ang may kailangan, kaya tayo ay nagpupumilit at hindi ang Diyos. Tayo ang may kailangan na maging persistent sa ating pananalangin. Maaaring tayo po kasi mismo ang nakikinabang sa ating pagiging persistent. Paano po ba manalangin persistently? Mangungulit ka lang ba ng mangungulit? Are you going to storm heavens? Sabi nga, ano? Storming heavens para ibigay ang ipinapanalangin. Pero bago po yun, baka po magandang i-consider po muna natin kung ano-ano po ba ang mga sakit ng ulo o sama ng kalooban na humahadlang sa atin para manalangin persistently. Baka kasi hindi kaya tayo pinapakinggan dahil hindi natin hinihingi. Sabi po ni Thomas Merton, masyado tayong efficient. Masyado tayong masisipag. Para po kasing pagkatapos ng ating araw sa pagiging abala, wala na tayong natitirang energy para maupo at hingin ang ating gustong hingin. Wala na tayong time para sa pinaka-essential. At mahirap naman talaga yung gawin, lalo na pag umaga. Lalo na pag naiisip mo na yung maghapon na darating, isinasalansan mo na sa iyong isipan ang iyong mga gagawin, paano ka pa magdarasal? Pero ang mga ito po ba ang higit na mahalaga? Yung mga isinasalansan natin tuwing umaga at binabalikan natin tuwing hapon, ano po ba ang magbibigay sa atin ng reason para mabuhay?
Ano po ba ang magbibigay sa atin ng purpose sa ating pag-iral? Ano po ba ang pinakamahalaga, yung pinaka-meaningful sa ating buhay? Hanggat hindi natin ito nayayakap at nahahawakan, mananatili tayong namungulit, nagpupursige to no avail sa pananalangin. Pag hindi naman tayo masyadong busy, masyado naman tayong restless. Uupo ka lang sandali, ikot na ang iyong puwit. Hindi makasettle down, hindi makastay, hindi makababad. Siguro dala na rin ng mga social media, no? Pakatindi naman kasi. Napakarami mong nakikita. Gusto ko nang burahin yung aking Facebook account ko, ano lang nakikita doon. Makikita mo kung anong ulam ng kaibigan mo. Makikita mo doon kung saan pumunta. Kaganda naman ang lugar na yon. Maisip mo ikaw, stuck ka dito with your pathetic little life. Kawaawa naman. Kaya lalo nakakalungkot, ano? Mayroong disquiet sa ating kalooban. Ayaw nating ma-missed out. Pupunta din ako doon, ba? Kumain ng lugaw sa kung saan. Napakasarap. Miss yun ay naandun pa sa Antipolo o sa San Juan, Batangas. Pupuntahan. Kasi titikman din kung gano'ng kasarap yung lugaw doon. Marami kasing bago na magandang tuklasin. Maraming movies na magandang panoorin. Maraming kung ano-anong magandang subukan. May mga uso na hindi pa na-acquire. May mga, ayun nga, dapat pangkuntahan. Pakiramdam natin, tayo na lang ang naiiwan. So, hindi po madaling manalangin kapag mayroon kang disquiet, kapag restless ka. At malimit nga, disquiet tayo at restless nga tayo. Kaya po may sabi ng isa na namang kaibigan, ano, para sa akin ang pananalangin ay trabaho din. Trabaho din. Imagine, uupo ka na lamang sa isang tabi, magsa-silence ka, trabaho pa man din para sa kanya ang pananalangin. Higit sa lahat, hindi po madaling manalangin dahil na rin hindi natin naiintindihan ang panalangin mismo. Paano ba ang panalangin? Ano ba yun? Kung tayo po ang sama-samang nagsimba kahapon, sa ganito ring oras, sabi natin, ang pananalangin ay paglapit sa Diyos. Hindi natin alam kung paano nga lamang kung minsan lumapit. Eh kasi nahihirapan din po tayong maranasan ang realidad ng Diyos. Lalo na kung ang inyong image ng Diyos ay kakaiba sa personal na nararanasan po natin. Alam nyo, ang maganda sa image na ito ng mahal na poong Jesus Nazareno, naglulumuhod, nagpapasan, madaling makaresonate sa kanya. Dahil tayo man ay natatagpuan ng ating sariling naglulumuhod at maraming pinapasan. Ang pakikipag-ugnayan sa Diyos ay para bang nagde-demand tayo kung minsan. Pero sa pagtingin natin sa image ng mahal na pong Jesus Nazareno, nare-realize natin na ano bang karapatan kong mag-demand? Eh lahat ay grasya. Lahat ay biyaya. Ano? Sa gitna ng lahat ng ito, minamahal kong mga kapatid, napahaba ng ating humiliya. Ang nararanasan po natin sa panalangin ay kasing totoo ng kung anong nararanasan natin sa physical world.
Sa madaling sabi, ang pakikipag-ugnayan sa Diyos ay hindi napaka out of this world. Sa ating pagpapasan, sa ating paglulumuhod, nararanasan natin ang Diyos. Kailangan lang nating maabot ang kalaliman ng kanyang pakikiranas sa ating pagpapasan. At hindi ito madali. Pero magiging realidad lamang ito sa atin kung magpupursige tayo. Magpupumilit tayo ng matagalan at malaliman. Huwag lang po tayong bibitiw kaagad pag hindi natin nakamtan ang ating hinihiling. Maging ang mga humahadlang sa atin sa panalangin, yung mga pinapasa natin, yung ating mga kung ano-anong nakikita, mga nakakairita sa atin, ay dalhin natin sa panalangin. Gawin nating materials sa pananalangin. At hayaang gawin naman ng Espiritu Santo sa atin ang pinakaibig niyang gawin para sa atin. Ang ibigay ang kanyang sarili. Idalangin natin na palawakin ang ating kapasidad na tumanggap sa nagbibigay sa atin ang sarili. At bilang tugon, kumatok din tayo at hingin ang karapat-dapat na disposisyon ng pagtanggap at kabukasan. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, nangako si Kristo sa atin, humingi kayo at kayo ay bibigyan. Lumapit tayo sa ating Amang nasa langit na may kapanatagan at pananalig. Sa bawat paglapit ang atin pong itutugon, mapagmahal na Ama, hinihintay namin ang lahat mula sa iyo. Mapagmahal na Ama, hinihintay namin ang lahat mula sa iyo. Bilang simbahan, naway italaga natin ang ating mga sarili sa tunay at malalim na buhay pananalangin. Manalangin tayo. Mapagmahal na Ama, hinihintay namin ang lahat mula sa iyo. Ang mga taong labis na abala, naway matutong maging bahagi ng kanilang mga gawain ang pananalangin. Manalangin tayo. Mapagmahal na Ama, hinihintay namin ang lahat mula sa iyo. Tayo naway patuloy na manalangin kahit na gaano kabigat ang ating kasiraan na loob dahil sa mga pagsubok sa buhay. Manalangin tayo. Mapagmahal na Ama, hinihintay namin ang lahat mula sa iyo. Ang mga may sakit, naway magkaisa sa kanilang pananalangin at sakripisyo sa mga pagpapakasakit ni Kristo. Manalangin tayo. Mapagmahal na Ama, hinihintay namin ang lahat mula sa iyo. Ang mga tapat na yumao, naway muling mabuhay kay Kristo. Manalangin tayo. Mapagmahal na Ama, hinihintay namin ang lahat mula sa iyo. Patuloy po natin idinadalangin ang kapayapaan, ang katarungan, pati na rin ang makabuluhan at mabungang sinod. Manalangin tayo. Mapagmahal na Ama, hinihintay namin ang lahat mula sa iyo. Makapangyarihang Diyos, higit pa sa mga imahinasyon, ang iyong kabutihang loob at sa mga pamamaraang hindi namin maunawaan, pakinggan mo nawa ang panalangin itinataas namin sa iyo sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Thank you.
ito'y bunga ng aming gawang iyong pinagpala. Sumasamo ang iyong bayang, tanggapin iyong basbasan nang sa amin maging tunay na katawa at dugo ng iyong anak. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang paghahain ng mga alay na iyong inihabilin at sa pagdiriwang ng dapat naming ganapin, ang kabanalan ng iyong pagliligtas nawa ay sumaamin. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Inaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang maidaragdag, sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin ang nakikinabang ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal, kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa
sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Arsobispo at ng lahat ng mga obispo't kaparian at ng iyong piniling sambayanan. Alalahanin mo rin ang mga mahal namin sa buhay na nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo na po ang aking kuya, Marte, sa kanyang anibersaryo ng kamatayan ngayon. Pati na rin po ang mga ipinagdarasal namin sa misang ito. Gayon din naman ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Tagubili ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace to you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Para sa lahat ng tatanggap ng banal na kumunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Available na po ang ating mga All Souls envelope. Sa mga nagnanais, maaari kayong kumuha na malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa Information Guard. Isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan, at mga kakilalang na mayapa o sumakbilang buhay na. At sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay ating isasama sa lahat ng mga misa na nagaganap sa ating simbahan. Pagkatapos ng misa, wibisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumulod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo.
Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mong sa pagsasalo namin sa pagkait inuming banal, kami nawa ay maging katawan ni Kristo na aming pinakinabangan sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Muli po ay ako'y nagpapasalamat kay Father Frank ang mga pagkakataon pong ipinagkakaloob sa akin para makapagmisa dito sa Quiapo ay nakatungtong po sa inyong mga balikat. Kaya salamat po. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo't pagpalain ang kanilang mga pinasasalamatan, idinadalangin at pinagsusumikapan sa araw-araw, pati na ang daladala nilang mga imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat at ang inyong pamilya at mga komunidad ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, ang Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Naialay na po natin ang banal na misa. Humayo kayong taglay ang pag-ibig, kapayapaan at pag-asa ng mahal na poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Oh,